So, what's up mga pre? So, didiretso na tayo dito sa pag-uusapan natin ngayon. So, ang pag-uusapan natin ngayon mga pre, kung ano yung the best sprocket para sa'yo. Sa pagpili ng mga sprocket, marami kasing mga kapwa riders natin dyan na nami-misunderstood yung pagkaintindi nila at pagpapalit ng mga sprocket. Dahil na kinig lang sila sa mga kwento ni ganyan, ganun. Tapos sabi sa kanila, magpalit ka ng sprocket pre, magpalit ka ng ganyan, ganun. Pero nung natesting na nila yung sprocket nila, hindi sila satisfied. Hindi nila nagustuhan yung takbo ng sprocket nila. Hindi sila natuwa sa mga performance ng mga motor nila. Ang pinakadambest way pa rin, pakiramdaman nyo yung sarili nyong motor, takbo ng sarili nyong motor. So sa pagpili ng sprocket mga pre, dalawa lang yan. Kung gusto mo ng high torque, may isasakripisyo ka dyan. At saka kung gusto mo ng high speed, may isasakripisyo ka rin dyan. Kung gusto mo ng high torque, mayroon kang isasakripisyo nyan, which is yung high speed. Pero pag gusto mo naman ng high speed, mayroon kang isasakripisyo din yan, which is yung torque. So dalawa lang yan mga pre, laging magkukunik yan, hindi magkakahiwala yan. So sa pagpapalit, mayroon kang dalawang choice. It's either kukunin mo yung extra top speed or it's either kukunin mo yung extra torque. So sa pagpili ng sprocket, nasa sayo yan. Kung kailangan mo ba ng extra torque or kailangan mo ba ng extra top speed. So sa ngayon, pumasok na tayo dun sa pag-uusapan natin sa pagpalit ng sprocket. So sa ngayon, pag-usapan na natin yung gear ratio. So madali lang yan mga pre. Hindi na natin kailangan magpaka-scientist dito. Hindi natin kailangan magpaka-technical dito. Kapag mas mataas ang gear ratio, mas malakas ang torque. Kapag mas mababa ang gear ratio, mas malakas ang high speed. So gaya ng sinasabi ko kanina, pag malakas ang torque, sinasakripisyo mo yung top speed. So pag malakas yung top speed, sinasakripisyo mo yung torque. So ayan, pag-usapan na natin yung gear ratio ng ating stock sprocket. So ang stock sprocket natin ngayon is 43.428, tapos ang engine niya is 14. So ang combination niya is 14/43. So pupunta na tayo sa gear ratio. So iko-compute na natin yung gear ratio ng sprocket, stock sprocket natin. So ito mga pre, kukunin natin yung gear ratio ng stock sprocket seating natin ng Rider 150. So ang pagkukumpute mga pre, divide lang mga pre, ito 43 to, i-divide mo lang sa 14. So ganito, 43/14. So ito na mga pre, 3.07. So ang ibig sabihin ng gear ratio na 3.07 mga pre, isang buong ikot nitong sprocket sa ulihan at saka tatlong buong ikot ng sprocket sa unahan. Or tatlong buong ikot ng sprocket sa unahan na 14 para makabuo siya ng isang ikot ng sprocket sa ulihan. Example mga pre, nagpalit ka ng sprocket halimbawa 14 o 45 na sprocket sa likod. Divide mo sa 14. So ito yung lumabas na gear ratio, 3.21. So medyo malakas siya sa stock na 43 mga pre. So ang ibig sabihin niyan mga pre, kinukuha mo yung high torque, yung extra torque niya. Kasi nagdagdag ka ng dalawang ngipin, naging 45 na yung sprocket mo sa huli. So halimbawa naman kapag magpapalit ka ng mas bababa na gear ratio. So halimbawa, ang kukunin mo na gear ratio na mababa is pagpalagay natin na 41/14. So ito yung 41, ito yung sprocket sa huli. So ang ibig sabihin nito mga pre, kinukuha mo yung high speed. Yung gear ratio na is 2.92. So ang ibig sabihin nito, kinukuha mo yung high speed pero may sinasakripisyo ka nito yung torque niya.
yung kanina, yung kinukuha mo yung high torque, yung sinasacrifice yun, yung 3.21 is yung high speed. So, yun lang mga pre, yun lang yung ibig sabihin ng dalawang pagpipili ng kung gusto mo ng high torque, magdagdag ka ng dalawa or isang ngipin sa sprocket mo dito sa hulihan. Pero, sinasacrifice mo yung top speed mo. Pero, dumagdag naman yung height, yung torque mo. Yung sa arangkadahan, yung high torque mo sa arangkadahan kasi nagdagdag ka ng dalawang ngipin or isang ngipin. Halimbawa, ito, 43, gawin mong 45. So, makukuha mo nitong extra torque kasi yung gear ratio nito is 3.07. So, sinasacrifice mo yung top speed mo. So, kapag nagbawas ka naman ng, halimbawa, 43 to, nagbawas ka naman ng dalawang ngipin, halimbawa, ginawa mong 41, so, nakukuha mo yung extra top speed, pero sinasacrifice mo yung extra torque. Gaya ng sinasabi ko kanina, kapag bumaba yung gear ratio, nakukuha mo yung extra top speed. Pag tumaas naman yung gear ratio, nakukuha mo yung extra torque. So, yung sabi-sabi naman ng iba dyan, kapag nagpalit ka raw ng malaki na sprocket, which is, lalakas daw yung motor. Lalakas daw yung motor mo. Which is, tama naman yun. Lalakas yung motor mo sa torque, pero sa top speed, hihina siya sa top speed. Pero yung sabi ng iba, lalakas daw yung motor mo. Which is, mali po yun. Ang tama po is, pag magdagdag ka ng sprocket, halimbawa, 43, gawin mong 45, lalakas yung motor mo sa bandang, sa starting at saka sa gitna. Pero sa dulo niyan, hihina na siya. Hindi na makukuha yung extra top speed. Yun yung kamalian ng mga ibang mga rider. Which is mali po yun. So mga pre, huwag kayong masyadong magpapaniwala sa reading ng RPM nyo. Kasi nagbabago yan pag nagpapalit kayo ng sprocket. Depende sa pinalit nyo na sprocket. Halimbawa, nagpalit kayo ng sprocket, which is yung stock nyo is 1443. Nagpalit kayo ng 45. So, mag-a-advance yung reading ng RPM nyo dito. Kasi nagpalit kayo ng 1445. Mas mabilis yung acceleration ng starting nya. Kasi nagdagdag kayo ng dalawang ngipin sa sprocket sa huli. Kasi di yung ano, sabi ng ibang rider dyan, uy, palitan mo yung sprocket mo na para bumilis naman yung motor mo. Which is mali po yun mga. Sinasabi pa nga sa iba, nagpalit daw sila ng malaki na ano, nice bracket. So, nakukuha daw nila agad yung 145 kph. Sabi, aba, bumilis yung reading ko, yung takbo ko. So huwag kayong magpapaniwala sa RPM nyo mga pre. Kasi yung RPM na yan, nagbabago yan. Depende sa pagpalit nyo ng bracket nyo. So ang pinakamaganda yan mga pre, gawin nyo ng comparison yung 1443 tsaka 1445. Kung ano yung top speed ng 1443, kung ano yung top speed ng 1445. Kaya huwag kayong magpaniwala sa iba na pag magpalit daw sila ng 1445, lalakas daw yung motor nila. So, which mali po yun. Yan yung mga karamihan ng mga kamalian ng mga kapwa rider natin dyan. So, gawan nyo ng comparison yung 1443 tsaka 1445. Kasi pagkakaalam ko, nasubok ko na yung 1443. Kung ano yung kombinasyon ng takbo niya sa 1445 tsaka 1441. Itong stock sprocket natin na 1443, medyo mahina lang siya sa acceleration. Pero may gitna din siya tsaka may dulo. Pero nagdepende yan sa inyo. Nagdepende yan sa inyo kung anong gusto nyo, kung extra torque ba yung hanap nyo or extra top speed ba yung hanap nyo. Kasi iba-iba kasi tayo ng pananaw sa pagmumotor. Kung paakyatan yung daan nyo, di mag extra torque kayo. Pero kung street yung daan nyo, highway yung daan nyo, di mag extra top speed kayo. So magbawas kayo ng dalawang ngipin or isang ngipin pag kukunin nyo yung extra top speed. Pag extra torque naman, magdagdag lang kayo ng dalawa or isa. So laging tatandaan mga pre, ang pagpapalit ng sprocket ay dalawa or isang ngipin lang. Itong 1441, sasabihin ko sa inyo mga pre kung kamusta yung takbo nito. Itong 1441 mga pre, ito yung pinaka the best sa stock na Rider 150 carb, stock lahat, all stock carb.
pang top speedan is 1441 ang gamitin yung mga pre, kasi ito may dulo siya mga pre, may pigit na siya, may dulo, pero sa starting mga pre, medyo huli siya sa starting. Pero sa dulo nito mga pre, hahabulin yung 1443 mga pre, itong stock na 1443. Subok ko na to mga pre, kung gusto nyo palitan yung motor nyo, magbawas lang kayo ng ano, ng dalawang ipin. Dalawang ipin na to, 1441. Ayan o. O, 1443. So makukuha mo talaga yung extra top speed nito. Ito naman 1443 mga pre, ginamit ko yan kasi may angkas ako, asawa ko, medyo mabigat. Medyo magaan siya sa acceleration, sa mga overtake, pero sa top speed siya, medyo bitin siya sa top speed. Medyo mabilis lang siya sa arangkadahan, saka sa gitna, pero sa dulo, kapos na siya. Talo siya nitong 1441 sa top speedan. Pero nasa inyo yan mga pre, dipindi yan sa inyo kung ano yung gusto nyong sprocket seat. Kasi sa akin, gusto ko itong 1441. Pag ako lang mag-isa, pero pag dalawa, ito yung gusto ko na kuan, 43. Ito mga pre, nasubukan ko na talaga to. Itong 1443 versus 1441, iiwanan yung 1441 sa mga 400 meters. Iiwanan tong 1441. Pero pag umabot na kayo ng 600 meters, 700 meters, 800 meters to 1 kilometer, iiwanan tong 43 sa 41. Kasi pang top speedan talaga tong 41. Yan kasi natin, kasi pinaniwalaan natin yung sinasabi-sabi ng iba. Paniwalaan nyo yung sarili nyong ina-experience sa mga sprocket seat nyo sa takbo. Ang pinaka-importante nyan, pakiramdaman nyo yung takbo ng motor nyo. Huwag kayong magbase sa RPM pag nagpalit kayo ng sprocket seating. Kasi napakadaking mali pag magbase kayo ng RPM, kasi iiba yung reading nyan pag nagpalit kayo nito. So, yun mga pre. Sana nalinawan na kayo doon sa mga terms natin, yung mga sinasabing high speed seating, low speed seating, yung high torque, high speed, yung high gear ratio, yung low gear ratio. So, mayroon pa tayong isang bagay na isipin kapag nagpapalit tayo ng sprocket seating. So yun yung sinasabi natin na kakayanan ng motor mo. Baliwala kung magpapalit ka ng sprocket seating kung mahina naman ang motor mo. Lagi lang natin isipin mga pre. Isang ngipin lang or dalawang ngipin lang ang idagdag mo or yung ibabawas mo. Malaking diferensya na yan. Enough na yan. So wag tayong masyadong mag-exaggerated sa pagpapalit ng sprocket seating natin. Kasi stuck lang yung mga motor natin. Halimbawa, magpapalit ka ng 48. So ang lakas ng ano yon, ang lakas ng torque noon. Sobrang lakas ng torque. Halimbawa, magpalit ka ng 1438. So sobrang hina ng torque noon. Tsaka bitin na rin yon sa top speed kasi stuck lang yung motor natin. Di bali kung magpalit tayo ng 1538 basta loaded yung motor natin. So yun yung tama mga pre. Kakayanin ng mga makina natin kung ganun ka dramatic or ganun yung pagbabago ng mga motor natin pagpapalit. Yun mga pre, pakiramdaman na lang natin yung mga motor natin kung kamusta yung takbo ng hinahanap natin na or extra top speed or extra torque. So sana nalinawan kayo nun sa mga terms natin mga pre, sa kunting vlog natin sa tungkol sa pagpalit ng sprocket seating. Sana may naiintindihan kayo. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe sa akin channel para malaking tulong na yun sa akin. Maraming salamat.